Pinag-abot kami rito noong September 20. Yan. Tapos na ako na tuwali, nag-trip sa kasamay Surigao del Sur, sa unidad, sa Kagwait, no? Sa unidad, sa Riverside. No? Then after that, sa may Nuhinguog, Esperanza. Then, Wednesday night, doon kila Pastor Jesse. Then kahapon, dalawa, no? Dalawa kahapon, yan kila Pastor Bautista at Pastor Joseph. Then, ngayong umaga, dito, no? Mamaya hapon ulit, yung kila Pastor Jesse. Marami pa sanang dapat puntahan, marami pang nag-i-invite sa Bulubulo, sa Davao, at saka yung pasamay Compostela, at saka maraming invitation eh. Kaya 10 days is not enough, no? 10 days is not sufficient. 10 araw, pulo, no? 10 araw. 10 araw, hindi sapat, no? Para igugol o gabitin dito sa pagpunta dito. Naunawaan ninyo ako? So 10 days is not enough, is not sufficient para makapangaral. So siguro sa mga darating na panahon, baka 1 month na ako rito sa... Dito na ako, 1 month na ako, no? And ang sumisayo ko 1 month? Isang kabuuan siguro. So, pagkatapos ko rito, ang alam ko sa Bisaya ako, sa Mabisaya naman ako, and after that, papunta uli ako ng Thailand, no? Pero last July, 31 to August 2, galing ako ng Thailand. Tapos marami pa akong iniputan, Sambales, Nueva Ecija, Bicol, and last year, pagkatapos ko rito last year, Pastor, napunta ako ng UAE, Jordan, and Israel. Yun yung mga naging itinerary ko. So I am moving all over the Philippine Islands and I am moving all over the world. Maayo ang Ginoo. So, tayo lahat ay tumayo saglit, hindi tayo saglit, aleluya. Worship muna tayo konti lang sa Panginoon. Kahayaan natin na yung Holy Spirit ay bumaba, no? Pumanahog at mag-manifest yung presence ng Lord sa ating kalapit natin. Okay. Taas po natin ang ating mga kapot sa Ginoo. Taas po natin ang ating mga kamay sa Diyos. Yes, Lord. Moving with your power. Open our hearts and close our eyes. Satisfy my need. Hallelujah. Only you can make me whole. Give me strength. Strength to make me whole.
Ipagpa-translate na lang natin. Okay lang? Sige. Sa aklat na nga, sabi nga noon, dito sa Acts 10:38. Yan. Basa nyo nga po sa Bisaya. Sinang babasa sa Bisaya? Gawa, G38 or ano po sa Bisaya? Buhat. Buhat ba yan? Buhat. G38. Acts 10:38. Yan. Center page. Sino nang nakakita? Basa nga. Yung magpapasa, may 500 ako dito. Wala, walang gusto magbasa. May 500 ako dito sa magpapasa, oh. Ay, ako. Oh, may 500 ako dito sa magpapasa. Ay, ako. Sabi sa akin. Yun, yun. Sige. Yes. Nasayad ko mong itong kay Jesus. Nga nasayad ko. Nagubuhan sa Diyos sa dahon sa Espiritu Santo. Nga to siya sa mga dapit na pagdimong mga kaayong kita. Kung iayon niya ang tanang biyawahan. Kaya Diyos, diha ng kanya. Yan. Sa ang pangin. Yan. Okay. Gawa. Gawa, G38. Buhat. G38. Tapos na po? Okay lang. Palakpakan natin si Lord. Ayan. Ang sabi sa Acts 10:38, how God anointed, pagkasabi anointed, Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil because God was with Him.
Naalala niyo ho ba, if you could remember, last year, no, bago kami pumunta ng airport, dito kami, di ba? Dito kami natulog, no? Kaya salamat sa inyong buhay. Kaya, alam ko na yung kwarto, alam ko na yung CR. Hindi na ako bisita rito, eh. No? At gusto ko sabihin sa inyo, hindi na ako bisita, taga rito na ako. Magkakasama-sama na tayo. At nung that night, I was surprised kasi hindi naman ako dapat mangaral, hindi naman dapat ako magwali, pero nakapagturo ako rito, no? Nakapangaral ako rito, nakapagwali ako rito. Sino yung mga nakadalo, yung nakarating, nung nagturo ako rito that night? Sino? Yan. Marami-rami rin, no? Daghan din. Ngayon, kung titingnan natin that time, I was not ready, no, to preach the gospel of Christ. In fact, hindi ako naka-jail. Hindi ka gaya ngayon, naka-jail ako eh, di ba? That night, wala akong jail, di ba? Wala akong jail. I was wearing that kind of t-shirt. Naka-t-shirt lang ako ng ganyan. Yan, tayo ka nga jail. Natindog ka, harap ka nga sa kanila. Alisin mo nga yung buhok mo, gano'n. Yan. Yan yung ganyang damit ang suot ko. How great is our God. Kaya lang, color black yun. Color black yun yung suot ko. Ganyan yung nakasulat, ganyan yung nakalagay. How great is our God. Yan. Ano sa Bisaya yung how great is our God? Ha? O, yun na nga. Mayo pa. Ang Diyos, ang Ginoo. And that night, nung gabing yun, naka-jeans lang ako, di ba? Naka-maong, if I'm not mistaken. Tapos, naka-rubber shoes ako. Naka-rubber shoes ako that night. Kaya siguro, baka nanibago kayo sa akin kayo kasi naka-jeans ako. naka-coat and tie ako. No? Naka-terno ako at naka-shoes ako ganito. No? Ito talaga yung uniform ko. Kahit saan ako mangaral, ito talaga yung uniform ko. Nung ako ay nasa Israel, pinuntahan ko yung kuweba, yung cave ni Elijah. Nung napunta ako ng Israel, babalik ulit ako ng Israel kasi masarap pumunta ng Israel, masarap bumalik ng Israel. Marami ang na akong bansang napuntahan at marami pa akong bansang pupuntahan, pero ang pinakamasarap na puntahan ang Israel. You could feel the presence of God so strong. Israel. Madadama mo yung presensya ng Diyos sa Israel. Napakalakas. At saka buhay na buhay sa iyo, alive na alive sa iyo, ang Biblia. Kasi nababasa mo lang sa Bible, yung Israel, yung Jerusalem, yung Nazareth, yung Cana, yung Dead Sea. So lahat yun, napuntahan ko lahat yun. Doon sa may Dead Sea, nag-swim ako roon, lumamoy ako roon, 35% salt yun eh. Kaya, whether you like it or not, you will float. Aangat ka. Kaya, kitatakas ka ng tubig kasi 35% salt ang Dead Sea. Yung Sea of Galilee, napuntahan ko rin yun, nagbangka kami ron. Sumakay kami ng bangka, tapos doon sa Sea of Galilee, it's happened. Doon sa Sea of Galilee, yan, while we are on the boat, nag-praise and worship kami sa boat habang kami ay nagtatravel sa Sea of Galilee. Guess natin, nagtatravel tayo sa Sea of Galilee. Then napuntahan mo rin yung cave ni Elijah. Napuntahan mo yung cave ni Elijah. At do you know Elijah? Kilala ba ninyo si Elijah? Yan. Si Elijah yung sa Biblia, yung propeta sa Biblia. Si Elijah ay was wearing ano, ang suot ni Elijah is leather and camel's hair, buhok ng kamelyo. Ano sa Bisaya yung buhok? Buhok. Yung buhok ng kamelyo. Yun ang uniform niya, buhok ng kamelyo at saka leather. Yun ang uniform niya all the days of his life. So yung nung nagturo ako that night,
Hindi yun ang uniform ko. Ito talaga yung uniform ko. Ganun yun. Palakpakan natin si Lord. At ang tinuro ko that night is intimacy with the Holy Spirit. Kung maalala ninyo, kung matatandaan ninyo, nung gabi niyon, ang ipinangaral ko is intimacy with the Holy Spirit. Kasi kinakailangan natin ng intimacy with the Holy Spirit, intimate relationship with the Holy Spirit. No, we must know Him personally, dapat makilala natin siya ng mas malalim, personal, no? Kailangan yun. Upang sa ganoon, ay makapag-move tayo mightily effectively. Makagalaw at makapilos tayo ng maayos at magamit tayo ni Lord ng maayos. Nakikinig pa ba tayo? Sabi ng Bible, how God anointed Jesus of Nazareth. No? Doing around, no? Healing. No? Creating miracles. Gumagawa siya ng milagro, nagpapagaling siya because God was with Him. Gets po natin? God was with Him. So that night, kung maalala ninyo, sana nilakaran yun, yung intimacy with the Holy Spirit. Kasi that night, nakita natin yung manifestation ng Holy Spirit, di ba? So strong. Nakita natin yung mga kapatiran, nag-speaking in tongues sila, no? Nagpagsangan sila, di ba? They fall under the power of the Holy Spirit. Nagpagsangan din ang ganoon, tapos nagsisipagduhuran sila riyan. And that is the anointing of the Holy Spirit. Nakuha natin. Isaiah 10:27, the anointing breaks the yoke of the enemy. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, pag sinabi natin anointing power of the Holy Spirit, action, no? Kapangyarihan ng banal na Espiritu, ito na yung nagsisira, nagwawasak ng gawa ng kaaway. Ni Satan. No? It destroys, no, the works of the enemy. Through the Holy Spirit, our lives are changing. No? Sa pamagitan ng banal na Espiritu, binabago niya yung ating mga buhay. Amen? Inaalis niya yung mga bisyo at kasalanan. Yan. Sabi ng Biblia, the Lord is changing us from glory to glory. Binabago tayo ng Panginoon mula sa kaluwalhatian patungo sa kaluwalhatian. Ibig sabihin, pataas ng pataas yung pagbabago sa atin ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. The Lord is changing us. 2 Corinthians 3:18. And we, all who with unveiled faces, no, contemplate the Lord's glory, are being transformed into His image with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. So the Lord is changing us from glory to glory. Ang banal na Espiritu ang nagbabago ng ating buhay. Binabago niya tayo yung mga masasamang ugali natin, yung masasamang pagkatao natin, masasamang asal natin, mga negative, mga bad na asal natin, yung mga bad attitude natin, inaalis ng Lord yun. Hindi po ba? The Lord is changing us from glory to glory, di ba? Mababait na tayo ngayon, di ba? Mababait na tayo. Dati, bad tayo eh. Mga bad people tayo, pero ngayon, mababait na tayo. Amen? Hindi na tayo naninigarilyo. Amen? Alam na game yun ha? Hindi na tayo umiinom ng alak. Amen? Amen. Hindi na tayo paklet. Hindi na tayo pakla, di ba? Hindi na tayo tomboy. Di ba? Hindi na tayo palamara o pagsasalita ng mga bad words, di ba? We are not saying bad words anymore. Amen? We are now living holy lives. Amen? No more lust in the flesh, no more lust in the eyes, and no more lust, no more pride of life. Wala na tayong mga tita, no? Mga lust, no? Kundi love na lang. Amen? Holiness na lang. Amen po ba? 1 Peter 1:15-16, 1 Pedro 1:15-16, nabubuhay na tayo ngayon sa kamanalan. Amen po ba? Tao pa ho ba rito? Yan. At saka, tayong mga lalaki, nagsusuot na tayo ng panglalaki, di ba?
di ba? Yung babae, nagsusuot ng pambabae, di ba? Kasi pag ako nakapalda, hindi magandang tingnan, tama? Okay. Pag ako umihigaw, hindi magandang tingnan. Okay ba na mihigaw ako? Bakit no? Kaya yung mga lalaki, hindi dapat naghihigaw. Babae lang naghihigaw. Yung mga naghihigaw, pakla yun. At homosexual yung mga naghihigaw. Ano sa Bisaya yung higaw? Oh, yun na yun. Stop nga. Di ba? So, tapos, sabi ng Bible, 1 Corinthians 3:16-17, sabi ng Bible, we are the temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit dwells in us. Dito sa ating puso, tagipusoon, nakatira ang Diyos. Nandito nakatira ang Holy Spirit. Amen. Kaya yung katawan natin, huwag nating lagyan ng drawing. Diba? Sa Manila, usong-uso, yung katawan nila, dinodrawing kanila. Different colors. No, they are calling it arts. But in fact, it is not an art. Hindi yun arts. Kaartihan lang yun. Maarte lang sila. Nasabi sa ayaw yung maarte? Arte. Ha? Arte. Arte. Binago lang yung pronunciation. Sa Tagalog, arte, sa Bisaya, arte. Ayun. Kaya, yung ating mga katawan, huwag nating lagyan ng drawing. Huwag nating drawing ng yung ating katawan. Kaya kung drawingan mo na yung katawan mo, huwag mo nang dagdagan pa, huwag mo nang lagyan pa, huwag mo nang another drawing pa sa katawan mo. Gets ninyo? Gets ninyo? Diba makakakita ka marami may mga drawing sa katawan? Diba? Pati dito, pinagmamalaki nila, pinaghahampong nila yung mga drawing nila rito. May ahas, may anak na, may kopra, sawa. Okay lang ba yung mga preaching ko? Okay lang ba yung wali ko? Hindi kayo galing sa akin? Yan ang mga babalik pa ulit sa susunod. Eh, ang totoo lang, sabi sa akin ni Pastor JC, ang tagal nyo namang bumalik yearly. Sa susunod na buwan, balik ako. Ikaw sumagot ng pamasahe ko. Kasi hindi naman biro na ikutin mo yung Pilipinas, hindi naman biro na ikutin mo yung buong mundo. You are raising funds. Nangangayo ka sa kanila. Kataga naman ninyo ako. Ano ako eh? Baka palang moha ako eh. Walang hiya ba? Sabi ko, hindi nahihiya. Walang hiya. Hindi yung walang hiya na bad words ha. Hindi yung ibigin ka po yan. Ibig sabihin na, hindi nahihiya. Kapal mux pa. Kapal mux. Totoo yun. You cannot raise funds unless mahiya ka. Kinakailangan kapal mux ka to raise funds. Kailangan couple mooks ka. Kasi pag hindi ka couple mooks, pag mahihiya ka na mag-raise ka ng funds, walang mangyayari. Walang magtitigil sa'yo. Kaya hindi ako nahingi sa kanila. So nagbibigay naman sila, di ba? So nakakarating ako kung saan-saan. Hindi ko ba? So ngayon, ang ibig ko namang kabuyin, yung mga iniikutan ko naman is legitimate. Lahat naman ang pinupuntahan ko is not for pleasure. Kundi for mission. Amen. Mission. So, nagbiligtas tayo ng kaluluwa. Nagsisave tayo ng kaluluwa. No? Kung papagaling tayo ng mga may sakit, no? Gumagawa tayo ng himala, ng milagro sa pangalan ng Diyos. Nagpapalakas tayo ng mga kapatiran ng mga churches. We are strengthening the churches. And this is my calling and this is my mandate. And the reason why I am an apostle of God because I am moving around the Philippine Islands and around the globe. You can never be an apostle if you are staying in just one place. Like apostle ko. Si Apostle Pablo ay umiikot, di ba? Umiikot siya from one country to another country, from one state to another state. So, this is the mark of an apostle of God. Strength, saving the lost. No? Dito na po yung tingin sa guwapo sa harap. Ito na yung tingin. Kahit medyo pinapawisan ng konti, guwapo pa rin.
Abiyaan nyo na yung electric fan nyo. Praise God. So, naunawaan ninyo ako? Napatian nyo? Si Apostle Paul, kung papasahin mo ang Biblia, si Apostle Paul is moving from one place to another. Nagliligtas siya, nakakaluluwa si Pindalos, nagliligtas siya, gumagawa ng milagro, nagpapagaling, then pinapalakas niya yung churches, strengthening the churches, strengthening the deliverance. And the reason why I'm moving the all over the Philippine Islands and all over the nations of the world, because it is my job, it is my mandate. Kinakailangan kong ikutin ang Pilipinas, kinakailangan kong ikutin ang buong mundo sapagkat ito yung trabaho ko. And this is my job. Amen po ba? Yan. Kaya kung ano yung trabaho ninyo, kung ano yung iniatang sa inyo ng Lord, pagbutihin ninyo. Kapag sa instruments ka, pagbutihin mo. Pag sa Sunday school ka, pagbutihin mo. Sa pag-aawit ka, pag sayo ka, pagbutihin mo. Pag ikaw ay pastor, nag-preach ka, nangangaral ka, pagbutihin mo. Pag ikaw ay nasa intercessory, prayer fasting, pagbutihin mo. Pag ikaw ay supporter ng church, pagbutihin mo. Diba? Romans 12:3-8 Kung ano yung binigay sa iyo ng Lord, do it wholeheartedly. Amen po ba? Basahin natin yung 1 Corinthians 15:58 1 Corinto 15:58 Hindi naman kayo nagmamadali, okay lang? Kahit na humaba ako, ayos lang, hindi kayo magugutom. Minsan lang naman ito eh, no? Sige. 1 Corinto 15:58 Sige. Yung nahihiya, yun ang magbasa. Kung sino nahihiya, yun ang magbasa. 1 Corinthians 15:58 Ikaw na lang, Jim. Usa, mga minamahal kong kaigsuunan. Tindog ka mo nga malig-on o dili matarok. Pagkugay ka mo kanunay sa inyong pag-alagad. Sa Ginoo kay nasayod ka mo nga ang inyong pag-alagad dili gayod makawang. Mm-hmm. May gantimpala, may pabuya, may reward ang Panginoon habang tayo ay padayong nangangalagad sa Ginoo. May reward, may gantimpala ang Diyos. Don't forget that. Yung ating pagpunta rito, paglalo rito, it will never be in vain. Hindi sayang yan. Amen. Amen. Lahat ng ating ginagawa para sa Diyos, ina-offer para sa Lord, hindi nawawala ng kabuluhan niya. We have eternal life in heaven. The Lord is healing us. Pinapagaling tayo ng Diyos, ginagawa tayo ng milagro ng Lord. Amen. And Filipos 4:19, binibigay niya, sinusupply niya ang lahat ng ating pangangailangan, ng ating mga kinahanglan. Amen? Tama ba yun? Tanan na kinahanglan natin, binibigay ng Lord. The Lord is supplying all our needs. Kaya ayaw pagluya-luya. Sabi mo sa katabi mo, ayaw pagluya-luya. Padayon sa pangangalagad sa Ginoo. Ayaw pagluya-luya, ha? Yung mga nasa likuran, ha? Ano sa Bisaya na sa likod? O, ayaw pagluya-luya, ha? Atin, kada sa Sunday, ha? Patuloy na dumalo, no? Mahalin natin ang church, mahalin natin ang ating mga pastor, ang mga workers natin, mahalin natin. Love them, support them, bless them. Amen po ba? Are you still with me? Ganoon. Yan. Yung pagluya-luya. Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga kaigsuunan, sabi, tindog ka mo. Stand firm in the faith. Sabi ganun. Be ye not immovable. Be ye not yung shakeable. Stand firm. Huwag kang manghihina, huwag kang manlalamig, huwag kang aatras, huwag kang susuko, huwag kang magbabakslide. Huwag kang tatalikod. Sapagkat merong gantimpala, may pabuya, may reward ang Panginoon. Amen po na. Glory to God. Kanapakan natin ang Panginoon. Ngayon, balikan natin yung Acts 10:38. Sabi ganun, how God anointed Jesus of Nazareth
with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing. Ako sabi, healing. Nagpapagaling siya. Kaya ang Diyos ay nagpapagaling. Amen? High blood, diabetes, ulcer, cancer, all kinds of sicknesses and diseases, nagpapagaling ang Diyos. Meron na akong dalawang na ipag-pray na bulag na hangita. Bulag, dalawa. So, pilay, marami na, bingi, pipi, wala pa. Yung pipi, ano ba sa exercise pipi? Yun, yun na nga. So, hindi makapagsalita. Tama, may mute. Hindi pa ako nakapag-pray ng gano'n. Pero bingi, bulag, pilay, bukol, sis na biglang nawala, lumubo, goiter. Naipag-pray ko na yun, pinagaling ni Jesus. Hindi ako nagpagaling, si Jesus yung nagpagaling. Mga butas na tagipusong, pag-whole sa heart niya, miraculously yung whole, yung butas, nag-alis. Miraculously. Mga mayoma, sakit lang sa ovary yun. Miraculously, the mayoma was healed. So God is good. Amen po ba? Nagpapagaling ang Diyos. So in order para tayo makapagligtas ng maraming kaluluwa, yung mga tao, mabago yung buhay nila. Magkaroon sila ng changed life. Makatanggap sila ng kagalingan, makatanggap sila ng himala. At pag tayo ay nag-ministeryo, nakikita natin yung presence ng Lord so strong. People are crying, weeping, kneeling before God, and falling under the power of God. Kung nais natin maranasan yun, na-experience yun, what we need is the anointing. Ano sabi, anointing? Anointing of the Holy Spirit. The power, the action, kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At yun si Jesus. He is anointed by God. Luke 4:18. Lucas 4:18. Sige, basa nga natin. Lucas 4:18. Sinong mabasa? Bisaya, para maintindihan natin lahat. Yeah. Lucas 4:18. Nung kami nag-uusap ni Pastor Rapil, sabi ko kay Pastor Rapil, Bisaya salita mo ako Tagalog. Para matutunan mo yung Tagalog, matutunan ng Tagalog, matutunan naman ako ng Bisaya. Bisaya siya, Tagalog ako. So basahin natin, Luke 4:18. The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me, pakasabi, anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners. Para yung mga bihag, mga bilanggo, lumaya. Lumaya sa mga bisyo, sa mga sakit, mga karamdaman. Amen po ba? Kahirapan, poverty. Poverty is a curse, sumpa. Ano sa Bisaya yung sumpa? Yun. Ano po? Tonglo. Parang Chinese eh. Tonglo. Yun. Ang kahirapan ay tonglo. Is a curse. Poverty is a curse. Hindi gusto ng Diyos na mahirap tayo. Hindi gusto ng Diyos na tayo ay baon sa utang o may mga utang tayo. God wants us to be a blessing. God wants to bless us and to be a blessing. Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. God wants us to be blessed and to be a blessing. Hindi lamang tayo dapat nanangayo palagi, tayo din ay naghahatag. Nangangayo sa Ginoo, naghahatag sa Ginoo. Nangangayo kung sino man ang ating pwedeng hingan, no? Pero tayo rin ay naghahatag sa nangangailangan, those who are in need. Amen po ba? So give and take. Ganun yun. Kaya sabi ganun, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. You need anointing to proclaim good news to the poor. The Billy Graham preached the word of God without healings and miracles. But
whenever he preached the gospel of Christ, you know, many people are listening to him. Si Billy Graham, pag siya nagwawali, ang daming nakikinig sa kanya, di ba? Ang daming tao. Guess niyo, daming nakikinig yung Billy Graham. Pag nag-alarcol siya, pag nagpatanggap siya, nagpa-forward siya, daming nagpa-forward. They are receiving Jesus Christ as their Lord God and Savior. Kaya pa sa ministry ni Billy Graham, maraming na born again. Maraming naligtas, maraming na saved. But something is lacking in the ministry of Billy Graham. No miracles. No healings. Kulang. Kasi nga, siya ay evangelical. Hindi full gospel. Evangelical kasi siya. Ang mga evangelical, salvation lang. Pero walang healings, walang miracles. Nagigilig pa ba tayo? But we are full gospel. Amen po ba? With signs, wonders, and miracles. Amen. Palakpakan natin yung Lord. Masahin natin yung ano, He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and a recovery of sight for the blind. To set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. No? Sinugo raw ng Diyos, Ama, si Jesus, with the power of the Holy Spirit, para sabihin sa lahat ng tao na maayo ang Ginoo. Isaiah 52 verse 7. Isaiah 52 verse 7. Nung ako'y nag-aaral ng Bible school, I was taking up Bachelor of Theology. Nag-aaral din po ako ng Bible school. Napakarami ng training centers, Bible centers. Dami kong pinusukan eh. Dami kasi puso-puso yun eh. Para bagang pag hindi ka nakagraduate ng Bible school, para bagang hindi ka lingkod ng Diyos eh. No? It seems that you are not a preacher, no? If you could not enter Bible school. So I decided to enter Bible school. Ganyan yun. It's ganyan yun. So ngayon, nung ako'y nag-aaral ng Bible school, bago kami mag-start ng klase, kanta kami. Isaiah 52 verse 7. How lovely on the mountains are the feet of him who bring good news. Good news, announcing peace, proclaiming news and happiness, that our God reigns, our God reigns. Yung before start ng klase, while I was taking a bachelor of theology, yun ang muna kinakanta natin. Mountains, it means the presence of God. From the presence of God, ahayo, no, iikot, lilibot, no, and declaring, maayo ang Ginoo. Maayo ang Ginoo. Papatawarin ka ni Lord. Babaguhin ka ni Lord. Pagagalingin ka ni Lord. Amen? Gagawa ka niya ng himala. Amen? Huwag mag-suicide. Huwag magpakamatay. Huwag panay ang tangis mo. Ayaw magpaluyaluya. Padayon sa pangangatagat sa Ginoo. Mag-aatras, huwag susuko. Like, maayo ang Ginoo. Hebrews 13:5. Never I leave you, never I forsake you. Never I abandon you. Hindi kita iiwanan. Amen. Hindi kita tatanikuran. Amen. Hindi kita hihiwalay, hindi ko aalis sa iyo. Sino rin yung may mga ex? Ex-jowa. Sino yung maraming ex? Di ba kaya kayo nagkaroon ng ex at maraming ex? Kasi iniwanan nila kayo. Kinalimutan kayo, pinagpalit kayo sa iba. Amen? Pero si Jesus, hindi ka iniwanan. Amen? Si Jesus, hindi ka pinapagpalit sa iba. Amen? Amen! Hebrews 13:5, may echo po, nagre-reverber. Amen? Amen! Oh, it's galing nga. Ang dami kong sound. Galing na sound natin dito eh. Ayos nga. Yung ibang, ano, pastor? Marami ako napuntahan ng Diyos, walang ganyang mga sound na. Wala. Tapos yung mga pag-awit at pagtugtog nila, hindi mo maintindihan, pero okay lang. Pero mas maganda, mag-uniform ka. Mas maganda. Kung yung mga praise and worship ministry, naka-uniform.
Pag green, all green, pag blue, all blue. Yes. Nice to see. Suggestion lang. Tapos, see to it that those who are, yung mga tumatayo, see to it, yung mga babae, mag-dress sa'yo. Anong maganda tingnan? Umayad sa paningin. Suggestion lang nun, ha? Yung maganda yun, di ba? Yung mga sales lady, di ba, naka-uniform? Yes, sales lady, naka-uniform, di ba? Yung mga nag-aalaga sa cemetery, sa mga libingan, super torero, ano sa mga super torero? Yung mga nag-aalaga sa nag-aasikaso sa mga libingan, sa mga cemeteryo, sa cemetery, sa Tagalog, super torero yun eh. May uniform sila. Yung mga waiter, mga waitress, naka-uniform yan, right? So it's nice to see the praise and worship ministers wearing uniforms. It's nice to see. Just a suggestion. If you could wear a formal dress, not expensive, ha? And hindi ko sinasabing yung mamahaling, expensive, hindi yun. Yung menu, formal lang ng konti, di ba? Para sa ganun, medyo, suggestion ko lang yan, ha? Ay, sabi mo sa katabi mo, suggestion lang. Nasa iyo naman ang desisyon. Suggestion lang yun, di ba? Di ba sa mga restaurant, di ba? Yung mga waitresses, di ba, naka-uniform sila? It means, sila ay mga empleyado ng restaurant yun, ng kumpanya yun. Minsan, maganda rin tingnan pag yung mga praise and worship ministers, di ba? O, ano tayo ngayon? Why tayo ngayon? Di ba? Pero hindi naman tayo oneness, ha? Hindi tayo kasama ni Wilde Almeida, ha? Hindi tayo kasama nun. Nila Perion, nila Luis Santos, mga oneness. We are Trinitarians. Then, Trinitarian ba tayo? Yeah. We worship on Sunday and every day. wala tayong specific na date na sinasabing dapat ganitong araw tayo sumamba. Pag sumamba ka ng ibang araw, punta ka ng impyerno. Hindi tayo ganun, ha? Hindi tayo ganun. So, okay, yun yung suggestion ko lang. Para medyo, di ba, no? Medyo mag-distinguish, ma-recognize, di ba? Who are the praise and worship ministers? Then ma-recognize who are the praise and worship ministers. Lalo na pag napupunta ka sa ibang lugar, may imbitahan ka, di ba? So, doon, alam nila, these are the praise and worship ministers. Or, doon, di ba? Okay ba kayo, Ron? Ayos ba kayo, Ron? Suggestion lang yun. Ganda. Alapakan natin si Lord. Sa aklat ng Romans 15:19, masahin natin, Roma 15:19. Ayan. Romans 15:19. Basta nyo nga po, sino yung makakakita? Sino? Huwag po kayong mahiya. Ayaw nyo ng 500, 5 piso. May 5 piso ako dito. Romans 15:19. Anong sabi sa Romans 15:19? Basahin ko sa English, no? Romans 15:19. Siguro sa verse 17. Verse 17. Romans 15:17 hanggang 19. Roma 15:17 hanggang 19. Therefore, I glory in Christ Jesus in my service to God. I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me in leading the Gentiles to obey God, but what I have said and done. Verse 19, by the power of signs and wonders through the power of the Spirit of God, so from Jerusalem all the way around to Jericho, I have fully proclaimed the gospel of Christ. Sino mabasa sa verse 19 ng Bisaya? Nasa na nga? Bisaya sa verse 19. Nasa mga jin? Nahihiya sila eh. Ito yung dinahihiya. Ano? Wala hiya ito. Romans 15:19. Sa gahom sa mga ilahanan o kang mga milagro o sa gahom sa Espiritu o sa nagpanaw ako gikan sa Jerusalem paingon sa Elerico,
Isangyo po ang maayong balita ang hitungod ni Kristo. Yan. So, ibig sabihin, habang siya'y nangangaral, may kasama bilago. Guess natin. Naunawaan niyo ako with signs, wonders, and miracles. Si Pablo, nangaral, nagwali siya mga tao na mabago ang buhay. Pero kasabay nito, yung mga tao ay gumagaling, tumatanggap ng himala. Kaya sabihin nyo sa lahat ng tao, kapag sila ay naging Kristiyano, yung buhay nila gaganda, bubuti ang buhay nila. Amen? Magiging maayo ang kanilang pangabuhi. Kinabuhi. Diba? Tingnan nyo katabi nyo, diba? Gwapo, gwapa. Kasi Kristiyano. Gumaganda tayo, bumubuti ang ating kalagayan, gumaganda ang ating buhay. You know, I got born again, na-born again ako, October 4, 1985. In 1988, summer 1988, I entered the full-time ministry. Hindi na ako nagtrabaho, hindi na ako nagnegosyo. Yung tinapos ko, yung trabaho ko, yung negosyo ko, iniwanan ko na. Since 1988 hanggang ngayon, full-time ako. I have no salary in the church. Only allowance. They are giving me allowance, not salary, pastor, allowance. Tapos, yung kung sinong gustong mag-love gifts, nagbibigay, naging love gifts, nag-aaral. Kung sinong mag-love gift, yan. Tapos, ang masasobre namin, may nakalagay doon, love gift for the man of God. So, kung sinong magustong maglagay sa sobre, yun yung para sa akin. Amen po ba? Kaya ganito yung uniform ko para maraming bulsa. Para pag maraming nagbibigay sa akin, hindi yan. Dito yan. Meron pa rito yan, no? Hindi, yan, yun. Ibig kong tukuyin, 1980, October 4, 1985, na-born again ako. And 1988, summer 1988, I entered the Buddha ministry. I left my job, my business, yung pinag-aralan ko, hindi ko na ginamit. I used to work in Aikatake, Philippines. Pero iniwanan ko na yung trabaho, iniwanan ko yung job ko, meron kaming business, meron kaming livestock. No? Iniwanan ko na yun, nag-contime ako. Doon ko naranasan, wala nang pagkaon, wala na. Karanasan ko yun. Tapos yung mga alahas ko, naibenta ko na. Ipabalikya ko na yung mga sa ilong ko, pabalikya. Eh, dito, ay naibenta, ano sa misaya ko? Naibalikya pa rin sila. Tapos yung mga, wala na akong pera, wala na akong sahod. Meron na akong bangko, dalawa yung bangko ko, Union Bank and Family Savings Bank, ngayon BPI Family Savings Bank na yun, na-withdraw ko lahat ng pera ko, bus. Wala na, tapos naranasan ko, na-experience ko yung sapatos ko, pastor, 1 year, 1 taon, no, butas siya. Nobody knows. For the whole year, sapatos ko, may butas. Tinatapalan ko lang. For the whole year. Nobody knows it. Hindi ako na, walang pagkain, first fasting. Yes. When I entered the full-time ministry, I experienced hunger. Walang pera. Walang pamasahe. Pastor, naglalakad lang ako. At ako ay nagpupunta sa mga miyembro, pupunta ako sa mga lugar-lugar. Hindi ako sumasakay ng bus, tricycle. Hindi, kasi wala akong pang masahe. Ano sabi sa akin, pamasahe? Pliti. Wala akong pang-pliti. Hindi alam ng marami yun. Yung anak ko, long hair, walang pang-pagkupit. Wala akong pambigay sa kanya para sa pagpagkupit. Yung anak ko, pumapasok, anong baon? Mga damit niya, uniform niya, butas. Kinakahit na namin.
Nag-aaral yung anak ko, wala kaming pambayad. Puro promisory lang. Please excuse my son. We cannot pay the tuition fee today. We have no money. But after a year, after the school year, we will pay all the tuition fee. And God is good. Pagkatapos ng school year, wala kaming utang bayad, kanday bayad kami. And this is true. Alam niyo kung mapasok yung anak ko? Wala sa list. Wala sa listahan ng school. Kasi nga, hindi pa kami bayad eh. Masasabi lang namin, pasok lang na pasok. But since that school is a Christian school, kung nagkataong Christian school yun, so nahihiya sila sa akin, pastor ako eh. Pinapapasok lang nila yung anak ko. Pero wala sa list. Kasi nga, hindi kami nakapagbigay, kahit magkano, kahit 5. Wala, kahit na single, 5 cent, wala kami nabigay. Sa pasok lang. Tapos yung anak ko, may baon ng hotdog, nagaglap. Sabi ng teacher, don't pick up. Pero yung anak ko, pick up niya. Guess natin? O tapos, punta ng CR. Punta ng CR, ng comfort room. Yung hotdog, ugasan niya. Ugasan niya. Kasi pag hindi niya hinugasan, magugutom siya. Kasi yung pagkaon. Tapos, nangangaral ako, nagkukrusin ako, gumagawa ko ng himala. Signs, wonders, and miracles, milagro. Alam mo yung baron ko? Second hand. Hindi ko alam kung yung baron ko, kung ang gumamit nun, buhay pa o patay na. Hindi ko alam. As minsan, yung mga long sleeve ko, ang laki, mga binigay lang sa akin, tinatag lang sa akin ng mga miyembro o ng kung sino-sino naawa sa akin. So, suotin mo na itong long sleeve, suotin mo na itong barong, suotin mo na itong puro second hand. Minsan yung barong ko, haba-haba. Mahaba yung barong ko. Tatitiklabing ko ano, tatahiin ko. Na-experience ko lahat yun, naranasan ko lahat yun. Listen very carefully sa mga pastor at mga pastora. Kapag hindi mo naranasan ang mga sakripisyo sa Ginoo, you will never be used by God mightily and effectively unless you experience sacrifices. The Lord will brought you into the wilderness as Jesus was brought by the Holy Spirit in the wilderness. Di ba dinala ni Jesus at ng Holy Spirit si Jesus sa wilderness? Mateo 4. Ganun din tayo. Kapadaan din tayo sa school of fire. Sa virgin wilderness. Susubuhin niya tayo. I will allow you, ahayaan kita hindi makakain. Walang maisuot, walang maitamit, walang pera. Tapos, yung iba, tatanggapin ka lang, mahal ka lang, ginahigugma ka lang kasi meron kang binibigay o meron silang tinatanggap sa'yo. Pag wala ka nang naibibigay, wala ka nang nahahatag, wala na silang tinatanggap sa'yo, wala ka na. They love you because of what they can get from you. They are not loving you because of who you are. It's painful. Mahirap yung ikaw ay nire-reject, ini-ignore, kini-persecute. Kung babasahin mo yung 2 Corinthians 11:23-27, 2 Corinthians 11:23-27, naranasan ni Apostol Pablo, na-experience ni Apostol Pablo, nabambo siya, na-reject siya. May mga false brethren. Sabi sa 2 Corinthians 11:23-27, ako, nagpapasalamat ako. Yung mga imbitasyon nyo, totoo. Pero minsan, nasabihin sa akin, magwali ka rito, magwali ka. Pagdating ko ron, hindi naman ako nagwawali, siya naman na nagwawali. Alam ko ba, ako preacher, eh bakit ikaw ang salita ng salita? Yung pala, pinagpunta lang pala ako ron para ako makinig.
ministro. Tao pa ho ba? Amen. You know, kapag ikaw ay Kristiyano, kapag ikaw ay nangangalagad sa Ginoo, dapat ano ka, mapagpatawad ka. Lagi kang magpatawad, 77 times 7. It means, forever. Kahit na hindi humihingi ng tawad, magpatawad ka. Kasi maraming tao, daghang tao nagagali sa atin, naiinis sa atin, ayaw sa atin. Hindi tayo gusto, kinikismis tayo. Kahit na hindi totoo, pero you have to forgive and forget. Hebreo 1:8. Nasahin natin yung Hebreo 1:8. Anong sabi ng Hebreo 1:8 hanggang 9? But about the Son, Jesus, he says, your throne, O God, will last forever and ever. Si Jesus is God. He is God manifested in the flesh. Amen? John 1:1-3 and John 1:14. Jesus is God. Your throne, O God, will last forever and ever. A scepter of justice will be the scepter of your kingdom. Ito, verse 9. Listen very carefully. Why the Lord Jesus Christ was anointed by the Holy Spirit? Bakit si Jesus kinasihan, pinaspasan, pinanganginan ng banal na Espiritu? Bakit siya in-exalt ng Lord, tinaas ni Lord? Nandiyan pa ba kayo? Amen. Bakit siya tinaas ng Lord, pinromote ng Lord, ng God the Father, I mean. God the Father. Diba sabi sa Philippians 2:9-11, every knee should bow to Jesus and every tongue confess that Jesus is Lord for the glory of God the Father in heaven. Para sa kaluwalhatian ng Ama, para sa glory ng Ama, lahat ng tao luluhod pag kneel down kay Jesus, sasabihin na si Jesus ang Panginoon. Pero bago nangyari yun, anong sabi ng Biblia? He humbled himself. He became obedient even to the point of death on the cross. He became a slave. Alipin, naging alipin siya. Naging chibuy siya. Nagpahumbaba siya. Maraming nang-away sa kanya, maraming nagalit sa kanya, nagpatawad siya. In fact, on the cross, di ba sa cross, anong sabi niya? Father, forgive them. For they do not know what they are doing. And listen very carefully. If you want to be used by God mightily, effectively in this final hour, if you want the Lord to send you to different parts of the world, if you want to be blessed by God and to become blessings to many, you have to forgive and forget. Magpatawad kayo. Don't retaliate. Huwag maghiganti. Offer always a hand of peace. Tama po ba dito? Amen. Kahit na ayaw niyo sa'yo, kinikismis ka, pinabangbo ka, kung ano-ano masasamang sinasabi sa'yo, always remember the Lord Jesus Christ. He was crucified on the cross of the Calvary. Amen po ba? Huwag po tayo matulog. Baka biglang bumagsak ka dyan. Nako, di kita ako sa ospedal na mapunta. Sabi mo sa katabi mo, ako tayo matulog, ano kiti mo? Yung katabi mo, kalimutin mo. Hahaha. Iginig po ba tayo? Father, forgive them for they do not know what they are doing. Sabi ng Biblia, He loved righteousness, holiness. He lived, Jesus Christ lives a holy life. Si Jesus ay nabuhay ng malinis, banal, tuwid, direkto sa harapan ng Diyos. He is loyal, sincere, and faithful to God the Father. Nahiginig po ba tayo? Amen. Sa buhay na ito, para ka-i-bless ng Lord, pagpalain ng Lord, i-promote ng Lord, gumaling, maligtas, mapagpala, dapat tinuod ka. Tinuod ka sa harapan ng tao, in the eyes of men, tinuod ka sa harapan ng Diyos. Amen.
Pagbabasahin mo si Jeremiah, yung prophet Jeremiah. Pag nakipag-usap sa Diyos yan, very intimate, very personal. Dapat ganun din tayo. Very intimate, very personal. Hayaan mo na ang Diyos, baguhin ka, linisin ka, padaling ka, allow God to cleanse you, to make you holy. Hayaan mo na, purify ng Lord yung heart mo. Ganawa pa mo ba rin. Amen. Ako, sanay ako sa mamahalin mo din. Sanay ako sa mamahalin mo din. Na nakatulog, nakatumitira ako, tumutulog ako sa masasarap na hotel. Sanay ako. Pero sanay din ako na ang tulugan mo, okay, is nilalabok lang mo pa pa. Oh. Kasi pag hindi ka flexible, hindi ka adjustable. Dapat ano ka? Kay masarap ang ulam, kay hindi, kahit lang. Eh kahit na ano yung suot mo, suotin mo lang. Kahit na ano yung tulugan mo, okay lang. Sa ipadala ka ng Lord sa mga nung kami nasa Dubai, grabe yung hotel namin, sikat na hotel yun. Nakasentro kami, sarap ng tulugan. Pero hindi naman lahat ng pupuntahan mo, hotel eh. Hindi pupuntahan ng bundok, di ba? Gubat, good. Ganun. Kaya ako personal, ang sikreto ko, kahit saan ako ipadala ni Lord, hindi ako umaatras, hindi ako sumusok. Kahit saan. Pupuntahan ko yan, basta pinapapuntahan sa akin ito. Amen po ba? Although, aminin ko ha, nasasaktan ako, nahihirapan ako. Kasi hindi ako sanay sa ganung buhay, hindi ako sanay sa ganung pagkain, hindi ako sanay sa ganung mga paglakad. Pero pag pinapunta ako ng Lord, okay lang. Amen po ba? Kaya pag sinabi sa iyo ng Lord, bitawan na yung mga bisyo at kasalanan, bitawan na. Isabi sa iyo yung bitawan. Amen na. Pag layuan na sa ganito, si ganyan, at gamin na yung mga ganyan, paggamin na yung mga ganyan, amen na. He loves the righteousness and he hates wickedness. The reason Christ was exalted, that God the Father bless him and cause him to become blessings to many because he loved righteousness and he hated wickedness. Naunawaan ninyo ako? But about the Son, he says, your throne, O God, will last forever and ever. A scepter of justice will be the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of God. Nung nilabas ng Panginoon, do you know Maurice Rulo? Maurice Rulo, kilala ninyo? Nung ginamit siya ng Lord mightily, effectively, matanda na siya. It means, di kulang na siya. It means, mahaba ang kanyang preparation. Bago siya nilabas ng Panginoon. Nabasa ko yung biography ni Kenneth Hagin Senior, patay na yun. So, siguro ngayon, the third generation Hagin na ngayon. Pero yung Kenneth Hagin Senior, 60 years old siya. Nung nag-bloom yung kanyang radio ministry, 60 years old siya. Tigulan na siya. You know, brethren, ang akala kasi ng marami, yung magkaroon ka ng worldwide ministry, yung mag-bloom ka sa radio, TV, at makilala ka, maging famous ka, maging prominent ka, yung pag nangangaroon ka, signs and wonders and miracles. Na-invite ako sa youth camp. Sabi sa akin ng pastor, pwede ka sa youth camp. Sabi ko, kailan yun? Sinabi. Tapos kasubig daw. Binigyan lang ako ng siguro 2 hours in the from Monday to Saturday, binigyan lang ako ng 2 hours. And I'm late. So nag-ayuno ako, hindi ako kumain. Nag-ayuno ako. Every early in the morning,
nagpaampo ako sa Ginoo, kneel down ako. Monday, Tuesday, Wednesday, ako na. Hapon ako, habang ako pinagturo, kinaganap ng 2 hours, ang ikli. Dahil maikli lang yun, nag-jok-jok lang ako. Pero hindi nila alam, naghanda ako, nag-ready ako. At nung ako'y nangangaral na, walang altar call, walang lay hands, people are falling under the power. Aba, kulang sila. Siyak sila. Iyakan sila. Eh lalo na, nung pagbaba ko ng pulpit, pagbaba ko ng stage, lalong nagabuwal. Ikalawang Korinto 4:2. Basa nga natin, ikalawang Korinto 4:2. Gusto ko nang tapusin, M30 na. Pero, lamig pa mag-pretsa, lamig pa mag-wali. Nay, tapusin ko na to. 2 Corinthians 4:2, ikalawang Korinto 4:2. Basahin natin, ikalawang Korinto 4:2. Ano sabi sa ikalawang Korinto 4:2? Likway namo ang tanan tinago o makaulawong mga buhat. Wala kami malimbong o magtuis sa mga pulong sa Dios. Naginabuhi kami diha sa kahayag sa kamatuoran at ubangan sa Dios ug among gipaningkamutan nga ang mga tao walay ikasaway tanamo. Ano pala, mali pala ako. Unang Korinto 4:2. Sorry. Sabi ko, ikalawang Korinto eh, no? Unang Korinto pala. Unang Korinto 4:2. Sige, pasa mo. O kinahanglan nga ang usa ka tinugyanan bisaligan sa iyahang Agalo. Now it is required that those who have given a trust must prove faithful. Pakisabi faithful. Kung ano daw yung pinagkatiwala sa ating Lord, kinakailangan daw pagiging tapat, faithful. Amen? Ano sabi sa ayah yung tapat, faithful? Tinod anon. So, matinutaanon. So, kinakailangan daw tayo ay tapat. Kung ano yung pinagkatiwala sa atin ng Lord, faithfulness. We are here serving the Lord. Nakakalaga tayo sa Ginoo, not because of money, not because of power, not because of position. Many people loves you because they are just using you. Maraming tao, minamahal ka, ginahigot mga, pero ang totoo, ginagamit ka ng Lord. Pag wala ka ng pakinabang, wala na. Limot ka na dito. Kaya mga girls, kain kayo ng donut, ha? Donuts. Donuts. Donut embrace, ha? And donut. Dapat ang favorito nyo, donut, ha? Donut. Para huwag tumbo ha, huwag nakitang agad ha. Kasi yung iba roon, bata pa, nakita agad ka dyan eh. Ayaw kasi kumain ng donut. At dapat ang kakainin, donut. Donut embrace. Para tuloy-tuloy yung pangangalagan sa Ginoo, di ba? Kasi sayang eh, di ba? Nag-ilintusin, tapos hindi na. Na sa trabaho na, sumubaran sa trabaho, sumubaran sa pag-aaral, tapos nakikinan na, asawa na, nag-alaga na ng nakalang. Wala, sayang. Ano yung sabi tayo, sayang? Sayang. Guess natin, namanawaan natin. Namanawaan nyo na pati-anin nyo ako. Okay. Proverbs
28:20, a faithful man will abound with blessings. A faithful man will abound with blessings. Ang mga matatapat na tao, tinudanon, ang mga tinudanon, ang mga pagpapala ay aabang. Amen. If you want your blessings to be abound, dapat faithful tayo. Yes, ninyo? Amen. And Proverbs 13:22, the wealth of the wicked shall be laid upon the rest. Ang yaman ng mga masasama, ng mga wicked, ibibigay sa mga Kristiyano. Amen. Ito na po ako magwawakas. Tapos na po ako. Bakit tayo ibibless ng Lord? Bakit niya tayo una, siyempre, papatawarin niya tayo, di ba? Papaguhin niya tayo. Bakit niya tayo pagagalingin? Bakit niya tayo gagawin ng milagro o himala? Bakit tayo palalakasin at palulusugin ng Lord? Bakit niya papahabain yung buhay natin, i-extend niya yung buhay natin? Bakit niya tayo i-bless? Financially, physically, materially, third gen 2. Third gen 2, ikatlong huwandos. I wish above all things that thou mayest prosper, be in health, and as thy soul prospereth. Third gen 2. Why the Lord will bless us physically, financially, materially, spiritually, emotionally, etc.? Spirit, soul, and body. Number one, to experience the goodness of God. Para kahit saan tayo pumunta, maayo ang Ginoo. Maayo ang Diyos. God is good. Don't go to hell because God is good. Huwag kang manatili sa bisyong kasalanan, God is good. Huwag kang umatarsog ng sumuko, God is good. Maraming problema, pagsubok laban ng buhay, maraming trials of life, pag-aatas, pagsusuko. Padayo sa mga ngalagad sa Ginoo, because God is good. Maglingkod, magtuloy, sumuporta, God is good. Inlingkod. Number one reason why the Lord will bless us in every area of our lives. Number one, experience the goodness of God. And number two, in order for us to be used by God more mightily and effectively in this life. Para sa pamamagitan ng buhay natin, because of our lives, maraming maligtas. God will use our talents para maraming maligtas. Maraming pumasok ng langit. Amen. Kapag mahirap tayo, maligtas mo ba ang buong mundo? Pag mahirap ka, wala kang pera? You cannot win the world for Jesus if you are poor, mahirap ka. So listen very carefully. It's hard to believe, but this is very, very true. The Lord will make a way to bless us in Jesus. Listen very carefully. Thank God for the supporters. Pero ang mga supporters na yan, hindi man makasuporta na. Tuloy lang ang pangangalagad sa Ginoo, padayo. Dahil meron kang supporter sa langit, hindi ka niya iiwan at ipapabayaan. Si Hanson Taylor, nag-aral ng medicine, sabi ng girlfriend niya, si Hanson Taylor, nag-British. Sabi ng girlfriend niya, dito ka na lang sa England. Magtukong ka na lang dito. Sabi niya, no, the Lord is sending me to China. Kaya siya ang founder ng China Inland Mission. Ngayon ay OMF, Overseas Missionary Fellowship. Dating China Inland Mission yan, si Hudson Taylor. Sabi ng, nag-aaral siya ng medicine sa England, sa London, sa British. Sabi ng girlfriend niya, dito ka na lang mag-doctor sa England. Sabi niya, no, the Lord is sending me to China. Tapos meron siyang supporter. Pagdating yan, papunta ng China. Pero pagdating yan ng China, listen very carefully, yung support niya, naputol yung support niya. Wala nang padala. Pero hindi siya umatras. Sapagkat alam niya, kung may mga supporter na titigil, are you still with me? At makakat ang support mo, magpatuloy ka lang.
yung support ng langit, hindi makakap. Amen. When God guides, where God guides, He provides. Kasi marami kasi umaatras eh, kasi nawawala yung support nila. Naku, wala na akong support. Ayaw ka na, atras na ako, suko na. Hindi na. E kung sumuko si Hatsan Delo, ano, walang China Inland Mission, walang Overseas Missionary Fellowship. He's the founder of that organization, of that mandate. Have you seen with me? Amen. Ganyan ako. Ganyan ang sekreto ko. Pag may mga invitation sa akin at sinasabi sa akin, pupunta ka sa ganito, pupunta ka sa ganito. In fact, maraming bansang pupuntahan ako. Wala akong, hindi ko alam kung sa paano ako makarating doon. But God will touch people's heart para makarating ako. And listen very carefully, kung paano si Pablo naranasan niya yung mga lugar-lugar na pupuntahan niya, hinaharang siya, nararanasan din natin lahat yan. Amen. Hinaharang-harang tayo sa mga lugar-lugar. At sometimes, pag nag-minister tayo ron, nag-misinterpret tayo. Ang akala nila, hindi pure ang motive natin. Guess ninyo, parang si David. Nung si David, nakita niya si Goliath, sabi niya, who is this uncircumcised Philistine that defying the armies of God? Sino itong hindi tuli na Pilisteo? Minamaliit, binibilit, dinidispans, nililipat. Nakikinig ba kayo? Amen. Ang mga kawal, ang mga sundalo ng Diyos. Have you still with me? Amen. Amen. Lapit ka na rito, matatapos na ako. Tugtugan mo ako. Guess natin. Tugtugan mo na ako ng mahina, matatapos na ako. Guess na, guess meet ninyo? Ang akala ni Eliab, ano sabi ni Eliab, na misinterpret siya ni Eliab, umuwi ka na. Nandito ka lang, manonood ka lang dito ng labanan eh. Pero hindi pinansin. Hindi pinansin ni David si Eliab. Amen? Because his heart is motive. His motive is pure. I mean, his heart is pure. He wants to kill Goliath and give the glory to God. Papunta ako ng Mangguso Papis. Ready na ang lahat. Ano alam mo sa atin? Ang pumunta rito. Ready ng lahat eh. Pero hindi nila napigilan ang pagpunta ko ng Mambusong Hatis. Because I must bless Mambusong Hatis. Pinapadala ako ng Panginoon. And listen very carefully. May mga churches na kulto. May mga lingkod ng Diyos. May mga namangalagay sa Ginoo na hindi totoo. Pero mayroon mga totoo. And nobody, walang pwede humarang sa kanila. Amen mo ba? Walang pwede. Are you still with me? Walang pwede humarang sa kanila. Si David, hindi naharangan si David. Si David, inaharangan ni Eliab. Pero ang sabi ni David, hindi. Ako ang papakain ni Goliath. Are you still with me? Maayo ang Ginoo. Ang pagliligtas ng Diyos, ang kaligtasan ng Diyos para sa iyo. Ang pagalingan, ang himala, ang promosyon para sa iyo. Ikaw ang gagamitin ni Lord more mightily, effectively, yung ispanagawa. Ikaw ang magliligtas sa kanila. Ikaw ang magpipray ng mga may sakit at ikaw ang magpapagaling sa kanila. Ikaw ang magpapalayas ng demonyo sa kanila. Amen po ba? Ikaw ang susuporta sa totoong gawain ng Panginoon, mission to the nation sa buhay. Ikaw ang hayo sa kanila. Ikaw ang magbawa niyo sa kanila. Pero ang gusto lang ng Diyos, pinaman mo ang lahat ng mission ng kasalanan. Ang nais ng Diyos, magpatawad ka. Magpakatotoo ka sa harapan ng Panginoon. Tinanong ko lang ang Diyos, nagkaroon ng division sa aming church.
our church divided. Because of love of money, love of power, love of position. Rebellion, division is not of God. God is against it. Hindi mahal ng Diyos ang mga division. Nagkaroon ng division ng aming church na wala kami ng pastor. Kinausap ako, panala tayong pastor, ikaw ng mga hal, ikaw ng magwali. Sabi ko, hindi ko kaya. Hindi ko karapat dapat, hindi ako worthy. Ang ginawa mo, nagtanong ako sa Panginoon, I ask God, Lord, will I preach? Will I accept the role of a pastor? And God said to me, Zephaniah 3:7, Sophonius 3:7, lagyan mo. Sapagkat, darating ang panahon, time will come. Hindi ka lang magpapastor. Iikot ka buong Pilipinas at buong ito. But you know, it takes years. Hindi ganun katali. Kain, walang maisuot, walang maitabil, walang maika. Rejected by many. Nung ako nag-full time, anong sabi sa akin? Sira na ulo mo. Iniwan mo trabaho mo, iniwan mo profession mo, iniwan mo pinag-aral. Nung ako'y nag-pastor, nag-full time ako. Sinabihan ako, sinungaling ka! You are a liar! Nung ako'y nag-mission sa ikalang kailunganuhan, nagpunta ako roon with a pure motive to evangelize them. Pero anong ginawa sa akin? Sinuntok ako rito! Pa! Ano sa akin? But cause me not to stop, hindi ako tumigil. Nakikinig pa mo pa kayo? Umaapi na ako. As an apostle, as a man of God in this final house. Limutin mo na ang pangalan ng church ko. O ng fellowship ko, limutin mo na ako. Huwag mo lang limutin ang Diyos. Please love your God. Amen. Thank you, thank you. And please worship the living God. Bawat lugar, bawat probinsya, bawat bansa na pinapaasikaso sa inyong Diyos, pinapatrabaho sa inyong Diyos, hindi yan. The Lord will fight for you. Amen. The Lord will fight for you. Ay, lahat ni Pagpindo. Thank you.
Panginoong Diyos, hindi ko alam ang mga question, ang mga tanong nila. Hindi ko alam kung ano ang mga pinagdadaanan nila, mga nag-i-experience nila, mga problema, pagsubok nila ng buhay. Ikaw po ang nakakaalam, nakakapatid, kung ano, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang kinahanglan. Pag-ibig ko, Diyos, pag-isahin mo sila, palakasin mo sila, pag-usubin mo sila, pagpalain mo sila, i-bless mo sila. Lahat ng good design, lahat ng magandang pangarap, mga ambition nila, lahat ng good dreams nila, Panginoon, magkaroon po ng katotohanan. Father, find a divine way. Gumawa ka ng milagro. Pagpalain niyo ang nag-usapan. Gumawa ka ng milagro. Pagpalain niyo ang kanilang pamilya. Gumawa ka ng milagro, Panginoon. Pagpalain niyo ang iglesia. Gamitin niyo po sila more mindfully, effectively, in this time. Tumawag ka ng mga taong susuporta sa kanila. And we love them. We pray pa and fast for them and we'll support them. But most especially God, I release unto them your mercy. I release unto them your anointing. Father, let it flow. Maging masunurin sa kabubuntunang ama.
until the last breath of our lives. So Father, for your own glory alone. Let it blow. Let it blow. Let it blow. Sino ba yan dalalama? Father, let it blow continually. Bless our pastors, O God, in Jesus' name. And bless their family, I pray. And bless this church, I pray, Father God. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. And Father, use them, Lord, more mightily, effectively in this final hour. At lahat ng mga nandito, lahat ng mga nakikinig at nanonood, taas ang kamay sa akin sa Ginoo, taas ang kamay sa Panginoon. Kura ba siya, narama siya, narama siya, kura ba ba kanda na ba siya, pipiyanda. So Father, let it blow! Kung narama siya, narama siya, let it blow, Father God. Let it blow, kura ba sa ka. Lord, bless our mother, O God, in Jesus' name. Bless my mother, O Lord, in Jesus' name. Yes, Lord, ora kyan na ramasyanda. So, Father, just let it blow in Jesus' name, the Son of the Living God. Yes, Lord, just let it blow, Father God. Just let it blow, Father God. Ora kyan na ramasyanda, ramasyanda, ramasyanda. Lord, in Jesus' name, Lord, the Son of the Living God. Yes, Lord, in Jesus' name, Lord. Yes, Father, God, in Jesus' name, Lord. Lord, pamilihin niyo po ang bata, Panginoon. Pamilihin niyo po ang bata, Panginoon. Magbanain ka natin na para sabihin niyo sila, Panginoon. Yes, so narinig niyo yung prophecy iyon para sa inyo na rin lahat.
magpatuloy kayo, dire-diretso kayo, patalang kayo sa Ginoo. Huwag magpaluya-luya. Gagamitin pa kayo ni Lord more mightily, effectively in this time around. Marami pang blessing at promotion ang darating sa inyo. Sa taas ang dalawang kamot, sa taas ang dalawang kami sa Panginoon. Nagiging kasama at kabahagi ka para iligtas ang buong mundo at iligtas ang buong mundo.
Inuulit ko, mas kailangan ko ngayon ang iyong maiting, maalap, maapoy na pananalangin at pag-aayuno at ang iyong suporta pinansyo. At ang Diyos ay gagawa ng himala para pagtalayan ka. Remember and don't forget, Proverbs 28:20, a faithful man will abound with blessings. Kaya po, Ama, pinagpala mo ang lahat ng mga nandito, mga nakinig at nanood. Pinagpala mo kaming lahat. Pinagpala mo iglesia nito. Salamat po, Ama, ng marami. Kunin mo ang lahat ng karangalan sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus at ang bawal sa ipagsabi ng malakas na. Amen. Apoy ng nararamdaman ko, ng apoy ng presensya ng ating Diyos. At nagpapasalamat ako na dumating sila dito. And I'm so glad. Brian, naman ko. Ang masasabi ko sa kung maingin sa kulong sa pagbibigay ng Diyos na feel ako nga ang presence ni Lord o balaang espiritu na yung mga ano balihibo malinaw, successful naman talaga sa kahit Tagalog ang dami kong learn sa pulong pwede ko ano yung si Lord lang yung tinaos kaya nakakausap mo at saka makakamis yung presence ng Lord pag nakakonsentrate ka sa kanya saka na naiiyak mo talaga yung nakumbaba yung sarili mo sa'yo lang ikaw lang at ang Panginoon ang nag-peace to peace. Okay. So, naramdaman mo yung kanina? Oo, naramdaman mo ang yung presence ni Lord kasi yung mga kasamaan sa sarili ko, maugali at saka iba pa yun talaga na give up na ano mga ginibop mo na kanina lang lahat okay. Ako po si Pastora Cecil Simpron ay nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil sa time na binigyan niya sa amin at yun sa lahat na nabisita po kami dito ni Pastor Carillo. Malaking blessing po sa amin sa pangalawang beses na bumibisita na naman siya sa amin dito. And I pray na every year po siyang pumunta dito, babalik-balik. Dahil I really bless sa kanyang buhay at salamat din po sa Panginoon na ginamit siya para patuloy po kaming palalahanan, lalo na sa ministry. Patuloy niya kaming pinapalakas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And pinapasalamatan din po namin ang Panginoon dahil sa walang sawa nilang pagpunta rito, nakikita po namin yung kundilos ng Panginoon at paggamit ng Panginoon sa kanyang buhay. Salamat dahil sa pamamagitan ng mga preaching niya, marami kaming natutunan at na-feel po namin ang pagkilos ng Panginoon sa kalagitnaan ng congregation. Salamat, Dele! Peace, joy.
Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on everybody, don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on everybody. So much love in the kingdom.